Hi, I'm Romeo Hoguan, Romeo Boshpan Channel. Ngayon po, pag-usapan natin kung paano i-disassemble, assemble, and i-maintenance ang Bosch Power Tool. Hi, hello, magandang hapon. Okay, so again, welcome sa ating 3 p.m. habit. So, magandang hapon dyan sa mga taga BUGP natin, Bosch Social Group Philippines. Magandang hapon din sa mga boss friends natin dyan. Okay, sa mga boss fans natin dyan, magandang hapon din. So, kung may viewers na tayo dyan, please like and comments lang. Kung may comments po, so comments lang po dyan at sasagutin po natin yan after ng session natin, okay? So, then, of course, reminder sa mga fans natin dyan, okay? Mayroon na po akong Bosch fan YouTube channel. So, ito yung tinatawag na Myung Bosch Fan ang title ko doon. So, please subscribe nyo na lang and panoorin nyo na po yung mga videos doon na mga in-upload ko. Pwede rin po mag-likes, comments, or kung ano-ano pa po yung gusto nyo. Pwede rin po tayo magpa-shoutout doon, di ba? Okay, so shoutout na rin dyan sa may Myung Bosch Fans YouTube channel. Okay? So, then, of course, shoutout din sa may Bosch Philippines Power Tools, no? Shout out din sa admin natin sa BUGP, so William Go, okay? Shout out din sa team namin QOM, so QUser Management, okay? So kay Boss Golden, Michael Jupol, Roy Ching Pinyosa, Ryan Francisco. So sa Metro Manila, kami ni Ryan Francisco at ni Boss Golden Maranan. Okay, si tapos yung sa may Cebu, si Michael Jopol. At saka sa may Davao naman, si Roy Cheng Pinyosa. So, yan po yung mga counterpart namin sa Visayas and Mindanao. Okay? Then, of course, shout out din sa mga South Culameros. Okay, so South Culameros. Alam na natin yan kung sino mga yan yung sa South Culameros dyan. Mag ano na lang kayo dyan, mag-clap-clap na lang kayo dyan, or cheers na lang kayo dyan, of course, di ba? Cheers dyan, cheers, or hindi na lang cheers, no? I love you sa mga taga South Culameros and all BUGPs and all boss friends, all boss fans. I love you. Okay? Yan, I love you yan. Okay? Wow, sarap. Hey, so, hindi na natin patagalin. Our topic for today is GOP 12 CE. Okay? So, ito po yung topic natin for today. Kung yun din, kung paano natin i-baklasin ito, tapos ibalik, at saka kung ano po yung dapat natin i-maintenance, no? So, yun pa rin po yung pag-uusapan natin dito. Kung may mga comments dyan, comments lang po, sagutin po natin after ng session natin, of course, di ba? So, unang-una sa lahat, testing muna natin, no, kung gumagana, di ba? Kung gumagana, kasi baka mamaya hindi siya gumagana, so mahirap na, di ba? So, kailangan testing natin. Okay. So, nandito po, nakatanggal. Saksak na po natin ngayon. Para alam niyo po na ngayon pa lang natin sinaksak. Okay? So, of course, ganun na po. Simple, di ba? Okay? So, yan po, umaandar siya. Wala siyang problema, no? So, mayroon po siyang speed adjuster dito sa taas. Okay? Okay. So, gumagana naman po yung speed adjuster niya. So, tinatawag po
tinatawag po natin dito is speed governor, okay? So, speed governor. Okay, so tanggalin na po natin. Okay. So, ito po yung tinatawag natin na GOP-12CE. So, ano po ba siya yung tools na to? Of course, ito yung tools natin na tinatawag natin na polisher. So, okay. So, meron tayong horizontal na polisher. Meron din po tayong vertical na polisher. So, yun po yung GPO-950. Okay? So, GPO. So, GPO pala. Sorry. GOP ba nabanggit ko? O GPO? Sige, for correction, so GPO-12CE at saka GPO-950. Okay? So, baka po mali yung nabanggit ko, no? Baka GOP. So, GOP, hindi po siya GOP, kundi GPO. GPO. Okay? For correction po yun. Of course, nabanggit na natin na ito po yung polisher natin, no? So, pang polish po ng mga metal, tiles, pwede rin po. Basta kung anything na gusto natin po pakintabin, ito po yung tools natin na pangpakintab. Okay? So, meron po siyang speed adjuster, no? Saka yung switch niya, so yun niya po, pag switch mo, tulak lang, nakalock po siya. Pag tinanggal niyo po yung lock, press lang, okay? So, marilrelease niyo yung lock niya. Okay? So, bago tayo mag-umpisa, bago tayo magbukas nito, of course, pakita ko sa inyo yung mga tools natin na dapat na kailangan natin dito, no, para buksan natin. Okay, so nandito pa rin yung cordless natin. Of course, para ayaw natin magmanumano. So, mayroon pa rin tayong screw bit adapter. So, lagay na po natin 'yan para nandiyan na po siya, nakakabit na, no. Okay. So, mayroon tayong pwede naman open rings, back rings, or combination rings para po mabuksan yung polisher natin. So, number 10 po siya, number 10. Meron po tayong straight pin pa rin, okay, tsaka number 20 na Torx bit, okay. So, long nose and flat screw na medyo maliit lang, hindi malaki. Tsaka crocodile flat. Okay, so ito po yung gamit natin dito para mabuksan natin yung GPO natin. Okay? So, start? Okay, start na tayo. Kasi medyo sakto lang sa oras. So, alas 3 na rin pasado, no? So, yan. Of course, pagbukas po natin, hanapin natin yung side na kung saan po yung carbon brush niya. Okay? So, yung carbon brush niya. So, dito po siya sa side ng armature, switch, handle, mga doon po siya. Okay? So, nabit ko po na yung pang-ngalawa at saka pang-apat natin na mata. Okay? So, start. So, tanggalin na po natin yung screw na tatlo dito. Okay? Tatlo lang naman po ito. So, hilira lang po natin dyan para matandaan po natin. No? Hilira lang po natin dito sa lamisa natin para matandaan po natin. So, pasensya na po kung di nyo makita. Medyo malayo-layo na sa camera. Okay? So, next. Angat lang po natin yung cover na to. Simple lang naman. So, kitang-kita nyo naman po kung gaano ka simple angat, diba? Okay? So, next. Para po libreng-libre siya, tanggalin po natin yung cable clip dito. Okay? Yan. Okay. So, for sure po, para hindi po na mawala, balik nyo na lang po yung screw para nakakabit pa rin dyan. Okay, hilira pa rin po natin dyan. Para po sa mga baguhan, hilira lang po para at least hindi na po malilito mamaya pagbalik, no? Then, tanggalin lang po natin yung cover sa baba. Okay? So, ganun lang po pagtanggal. Simple lang din po. Okay, nakahilira po dyan para yun niya po. Yan po yung pinakapalatandaan nyo na huwag nyong ma-reshuffle para mamaya pag ina-symbol nyo kung ano yung unang tanggal. So, yun yung pinakahuling ibalik natin. Okay? So, next, yun niya po, hanapin natin yung carbon brush. So, limbawa po, gusto natin magpalit ng carbon brush. So, yun pa rin po yung way. Tatanggalin po talaga natin yung cover para libreng-libre po yung carbon brush natin. So, simple lang naman po kung may mga
screwdriver po kayo na Torx screwdriver, so kahit mano-mano po, kung wala kayong cordless, mabuksan nyo naman po siya. Basta number 20 po yung Torx screw nyo. Okay? So, nandito po yung carbon brass na isa. Tapos, nandito rin po sa kabila. So, kahit saan naman po kayo mag-una, okay lang. So, gamit po tayo ng long nose. Makagatan lang po natin yan, yung terminal niya. Tapos, tulak. So, may pin ako para po sundutin ko yung spring. Sana po makita nyo, no? Spring. Ito po yung spring. So, dito po yung sundot para once na kumalas po sa may pin natin na panundot, dito pa rin po siya papalo. Hindi po siya doon papalo sa kabila. Pag doon po kasi, baka pwede pong kumalas. Tapos, mag-puzzle po tayo pagbalik. So, palatandaan po natin pag bago, yung silver po na wire, dito po siya na nakatiyaya yung grinder, dito po siya sa side na to. Okay? So, yan po yung silver na wire. Then, carbon brass natin po, mayroon pong bronze dyan sa loob dito, sa daliri ko banda dito. Yan, may bronze dyan. Yan po yung cut-off device niya. Pag once po na put-put na yung carbon brass natin, lalabas po dito yung fiber sa loob. Tapos, ika-cut niya po yung power papasok sa armature natin para maproteksyonan po yung armature natin na hindi po basta-basta masira. Pero, yun niya po. Suggestion pa rin po, 60 to 100 hours po, dapat po i-check na natin yung carbon brass natin. Okay? For sure po na kahit may cut-off po siya, kahit may cut-off device siya, mas maganda po yung observe pa rin natin yung pag-check ng carbon brass sa 60 to 100 hours na operation ng tools natin. Okay? Mas safe pa rin po yun na i-check. Kasi baka po minsan, totally, based on my experience, hindi po talaga natin masusure kung mag-work yung cut-off device niya. So, sa bilis ng ikot ng armature natin, pwede po siya ma-scrip, matanggal. Tapos, operational pa rin po siya kasi wala na po yung fiber na yon. So, aandar at aandar po siya hanggat mapudpod yung pinaka-carbon brass natin na maglulos contact na po siya doon sa may commutator natin. Okay? So, alimbawa po, magpalit yan ang gusto nyo po magpalit ng carbon brass. Ito na po yung tinanggal natin, assuming na luma na po ito. So, tanggalin po natin yung kabila. Okay? So, pasensya na po kung medyo hindi nyo makita, no? Pwede naman po iharap dyan sa inyo. Tanggalin ko muna yung mga tools ko. Okay? Pwede ko naman iharap sa inyo, ganyan. Yan po yung pagkagatan natin ng plies, tapos tulak lang po natin. Ay, long nose. Okay? Tulak lang po dahan-dahan. Okay? Tapos, sungkitin po natin yung spring. Okay? So, yan na po yung silver na wire natin. Okay, so ganito po siya pag original. Hindi po siya magkaparehas yung wire niya. So, mayroong silver, mayroong bronze. Bronze pala, bronze. Yan, bronze. Or tanso. Okay? So, hindi po siya parehas. Okay, so yan po. Tapos, yung tanso po na wire, wala po siyang cut-off. Hindi yung cut-off po, ito lang po yung sa may silver. So, kung may tanong din po, bakit isa lang yung cut-off, hindi po dalawang carbon brass, dinesign po nila na palatandaan na pag-original, ito po yung cut-off niya, isa lang dito sa side na to. At saka, observation na rin po nila na mas mabilis po maupod yung carbon brass dito sa kabilang side. So, dito po din lagay yung cut-off. Okay? Sa side na to. So, yan po. Napudpud na po ito. Napudpud na po ito yung carbon brass na to. Pero mas mabilis po magpudpud yung dito na side kumpara po dito sa kabila. Okay? So, yan po yung design po ng grinder or polisher natin. Or kahit po yung grinder natin. Yun din po yung design nila. Okay? So, next. Sana narinig daw yung boses ko, no? Medyo malayo-layo pala yung speaker ko kanina. Okay? Next is, of course, libreng-libre na tayo. So, maluwag na tayo magtanggal. So, madali na lang po magtanggal ng armature, gear, at saka para makita na po natin lahat na kaloob-looban ng grinder natin. Okay? So, tanggalin na po natin yung mga screw. Okay? So, adjust lang po ako. Yan. Adjust lang po ako ng torque settings ko kasi medyo may katigasan pag ano, no? So,
Kung napansin nyo po, wala po yung screw dito dalawa. Okay? Ito lang po yung kita. Nakatakip po itong cover natin. So, kailangan po natin tanggalin ito. Okay? Yan po. Angat lang po. Tanggal. So, hindi nyo naman po makakalimutan po pagbalik kasi itong side na to ay may slot para po dito sa push button niya. Okay? So, yung push button niya po ganyan. Excuse. Dapat po yung push button niya po dito yung slot sa side na to. Okay? Dito po sa loob. Excuse po. So, ngayon po nakita na po natin yung screw na dalawa. Okay? Okay. So, yan. Hilira pa rin natin dyan para at least hindi tayo magpa-hassle mamaya ulit pag binalik natin. Yan lang po. Nakahilira lang po yan, mga screw dyan. So, ngayon po, pwede na po natin hiwalayin siya. Okay? So, simple lang po. Ganyan lang. Ayan na. So, naiwalay na po natin yung armature at saka yung filco wheel. Yan na po yung pinaka-filco wheel niya. Ito na po yung armature natin. Okay? So, may air deflector po dito. Ang tawag natin, air deflector. Ito po yun. So, yan na po. Kahit magkabilaan po, pwede natin ibalik. Basta po itong side na to at saka ito, isintro lang po natin dito sa guide niya. Sa taas. Okay? Or sa gilid. Yung itong side na to. Kabila. Okay? Kabilaan. Okay. So, next. So, libreng-libre na po yan mamaya for our maintenance natin. So, kaya nga po, ito yung video natin ay disassemble and assemble and maintenance lang naman siya po. So, coming po tayo sa mga tutorial kung paano po mag-check ng problem ng tools. Okay? So, coming po tayo dyan. Sunod-sunod po ito hanggang matapos natin yung tutorial natin na maintenance and how to disassemble and assemble. Okay, so tanggalin na po natin yung mga screw para libre-libre na po. Para po dito sa mga gears. Okay. So, baka po bored na kayo dyan. So, yun po. Pwede naman po mag usap-usap kayo dyan. Mag message-message kayo dyan. Okay. Okay, so ito lang po siya. Apat doon sa gear na sa may spindle, no? Tapos ito po yung gear cover na kasama rin po yung crown gear natin dito. Okay? So ito po yung walong screw. Apat dito po sa kabilang side, apat dito. Parehas lang naman po yung laki at saka yung haba. So kahit po pagsamahin natin, at saka yung isang screw po na dito galing sa cover. So parehas lang po sila. Okay, so kahit po pagsamahin mo naman yan, okay lang, no problems. Parehas lang trade, parehas lang yung haba at saka yung laki. So yan po, natanggal natin yung apat na screw at saka yung dito. So angat lang po. Pwede naman po natin hawakan yung spindle lock natin. So angat lang. Okay, so yan na po. So tawag natin dyan, cylindrical gear. Ito po yung isang malaking gear, round gear. Okay? So, saka po yung magic basahan natin. Of course, kasama lagi yan, ha. Di po pwedeng magtrabaho na walang basahan. Kasi pag nagbasahan yung kamay natin, madulas. So, mahirap pumawak ng mga hand tools. So, ganun din po. Angat na din po. Okay. Okay. So, yan din po. Tawag din po no, dito sa system talaga natin is cylindrical gear. So, ito lang po yung crown gear natin, yung isa. Okay. So, next, yan na po, butas na siya, butas na rin yung sa kabila. So, kung napansin nyo po, bakit dalawang gear, no? So, itong gear na to na tinanggal natin dito sa may malapit sa armature, ito po talaga yung dinadrive ng armature yung crown gear. So, ang nagdadrive po dito, yung bevel gear niya. Okay, so papakita po natin. Tanggalin na po natin na para makita nyo po. So, ito na po yung use ng crocodile plier at saka yung back wrench na number 10. Okay? So, baka po may question dyan, bakit po pakagatan natin ito? Okay lang po pakagatan, wala naman po problema, hindi naman po masisira yung armature natin. So, dito po may nut. Kukunin ko lang po yung nut, ha. Okay. Para
mailabas po natin yung armature natin. Okay, kung napansin nyo po, inaatak ko po para hindi po mag-lock yung nut natin sa loob. Inaatak ko po yung armature natin para habang niluluwagan, umaatras na po yung armature natin. Okay? So, tanggalin po natin yung nut. So, yan po yung nut niya. Okay? So, yan po yung connected doon sa loob. Then, flat screw para tanggalin natin yung pinaka V-bell gear or pinion gear. So, yan po yung pinion gear niya. Okay? So, yan po yung V-bell gear ang tawag sa amin. Okay? So, yan po yan. Hey! So, armature, V-bell gear, crown gear, so, connected po yan. So, pag ikot ng armature, ikot po ito. So, ngayon po, yung cylindrical gear, at saka yung cylindrical gear na sa baba, ito po yung connected. Okay? So, ganyan po sila. Okay? Ganyan po. So, kung napansin nyo po, yung palliser natin ay high torque siya. Dahil may planetary gear siya na tinatawag natin kung sa mga ibang term pa, planetary gear ang tawag or secondary gear. Okay? So, parang may secondary gear tayo para mas malakas high torque, para magiging high torque po siya. Okay? So, yun po yung ibig sabihin na ng sistema na to. Kaya bakit dinalawa nila yung gear na to? Na setup. Dalawang gear setup para magiging high torque po yung palliser natin. Okay? So, natanggal na po natin lahat. Maluwag na po dito. Okay? So, yan na po. Libre-libre na po mag-linis. So, yan lang po. Ganyan lang po mag-dismantle. So, pasensya na kasi Ilunggo eh. Kaya dismantle, no? So, yan. Kung sino mga Ilunggo fans dyan, Ilunggo groups, DOGP natin dyan, Ilunggo friends natin dyan. So, yan. Pwede kayong mag- tanungan ng Ilunggo dyan. Sasagutin ko kayo ng Ilunggo. Pwede naman. Walang problema. Huwag lang po Bisaya kasi hindi ako masyado marunong mag-Bisaya, no? Ilunggo lang po. Tsaka Tagalog. Mas maganda. So, tama na rin yung English dyan. Okay lang. Diba? So, tumawa na rin ako. So, tawa na ako na rin kayo. Okay? Yay! Cheers dyan. Cheers sa inyo lahat dyan. Okay, so wala na tayong problema na backlash na po natin yung GPO 12CE natin. Ang problema po, paano natin ibalik to, di ba? So, yan po yung pinakamalaking problema natin. Okay, so, na, tapos na. Linis na tayo. Maintenance muna tayo bago natin intindihin yung pag-assemble natin. So, maintenance, of course, pag marumi na po yan, dumi-dumi na yung krasa, maitim na. So, pwede po natin hugasan yan or pwedeng sundot-sundot lang. Kung medyo matyaga ka, sundot-sundot. Tapos, basahan. Okay, ngayon natanggal mo na yung grasa na marumi, pwede na po natin punasan ng basahan. Okay na po yan. Ganon din po sa kabila, kung matyaga po kayo magsundot-sundot, ganon din po, punas. Tapos, huwag nyo na po lagyan ng grasa dito. Okay, huwag nyo na po lagyan ng grasa dyan. So, dito po tayo maglalagay ng grasa sa mga gears natin mamaya. Okay, so ngayon nalinis nyo na. Bugahan na lang po ng air compressor yan para mas maganda. Air compressor kasi kung mga bluer-bluer, medyo may kahinaan po yan. Hindi po siya masyado malinis. Okay? Pwede naman pero hindi masyado malinis compare sa air compressor na malakas. So, pwede rin po ito. Yan. Pwede nyong hugasan. Okay? Pwede nyong hugasan. Ang ball bearing po, rubber cell siya. So, pwede nyo pong buksan. Pwede nyo pong sundutin yan para malinis nyo yung mga bearing sa loob or ball bearing. Okay? So, yan niya po. Sundutin nyo lang po yung cover na rubber cell. Labas na po yung ball bearing natin. Pwede na po natin linisin. Okay? So, halimbawa po, gusto nyo linisin, nalinis nyo na, lagyan nyo lang po ng grasa ulit. Yan sinasabi natin, i-re-grease, tapos takpan lang po. Okay? Okay. Balik lang po yung rubber. Natakpan na po natin. So, yan na po. Of course, next, mayroon po siya ditong ball bearing din sa loob, pero medyo mahirap na po yon kasi kailangan na po natin ng mga bearing puller, gear puller. So, medyo masalimuot na po yung sistema na yon.
Okay, so medyo mahaba-haba na ang proseso yun. So nandoon na po yun sa repair service center na, or kung kaya nyo po, so wala namang problema, kaya nyo po i-repair, kaya nyo po itanggalin yan para ma-maintenance po yung loob. Pero pwede na po na dito na lang total. Importante dyan, nalinis na to. So yung grasa dyan, pwede nyo naman hugasan. Tapos pag nahugasan nyo na po ng gas yan or crudo, bugahan nyo lang po ng compressor yan, tanggal po yung mga dumi doon sa loob. Okay? So ganun din po dito. Yan po. Ganun din, hugasan lang po ito. Tapos luan lang po ng ano, kita nyo po may gap po dito na maliit. So pwede nyo po hugasan yan, then luan lang po ng compressor yan. Ganun din po sa mga gear, sa bevel gear natin. Okay? Armature po, of course din natin pwede hugasan. Kung di, bugahan lang po natin ng compressor or brass. Okay, brass lang. Pero wag yung steel brass po, baka matamaan yung winding natin, maputol po. So madamage po natin yung winding natin, okay? So brass lang po na malambot, tapos bugahan lang po natin ng air compressor. Ganun din po yung fan, armature commutator, tapos meron din po dito ng mga bearing po, bearing po dito sa kabilang side. So pwede po tanggalin yung rubber, yan, okay? Tapos linisin po natin or bugahan lang din natin. So ito po rubber sealed, di ba? So hindi po siya natin pwedeng sundutin ng pin natin para ma-maintenance. So ang gagawin na po natin diyan, patuluan lang po natin ng langis dito, konti, then hawakan lang natin yung bearing, tapos paikutin na natin yung armature hanggang mag-penetrate yung oil sa loob. Tapos balik po natin yung rubber, ha? Kasi dito po siya talaga sa loob dapat. Okay? So i-shoot po natin nang mabuti. Okay? So isa pa. Yan. Okay, so na-shoot na po natin nang mabuti. Ang pinaka-ingat-ingatan niyo po itong washer or solenoid element na tawag dito, solenoid element. So ingatan po natin 'to, mabasag, baka po mahulog, mabasag po ito, hindi na po mag-work ng or magpa-function ng mabuti yung GPO 12CE natin. Okay? So, yan po yung protection po nito na dapat ingatan. Okay, next. Of course, so, bugahan lang natin to. Bugahan lang din yan. Tsaka ito yung cover. At tsaka yung kabilang side cover. And, itong loob, fill coil, bugahan lang din po natin ng compressor yan. Lahat-lahat. Hanggang dito, sa mga switch, bugal lang po natin yan para matanggal po yung mga alikabok dyan. Okay? So, tapos na po tayo sa pag-maintenance natin. Of course, ang problemahin po natin, yung pag-assemble na. Okay? So, pag-assemble. Simple lang din. Okay? Simple lang din po. So, nalinis na. Ngayon, assemble na natin. Okay? So, kung ano po yung huling tinanggal, ito po yung huling tinanggal natin, di ba? Tsaka ito. So, of course, ito po yung unahin natin balik. Kung ano po yung huli, yun po yung mauna. So, pasok natin yung bevel gear sa loob. Okay? So, sana makita nyo yan. Okay? Next, armature. Tapos, naka-usli lang po muna konti para maipasok natin yung pinaka-nut niya. Tapos, i-thread. Yan. Okay. So, yan na po. Sa loob na siya. Higpitan po natin. So, pakanan lang po. Pakanan lang yung higpit nito. Okay. Okay. So, yan po. Kahit kamayin nyo lang po, kung nakita nyo kanina, pagtanggal ko, kinamay ko lang din. So, kamayin lang din paghigpit. Pero okay na po na persahin nyo yung persa nyo. Total, hindi nyo naman po malulustrate yung armature natin. Okay lang po na kahit persahin nyo yun. Okay? So, next, ito po. Ito naman po, wala naman siya posisyon na nakalagay. So, pwede naman po natin kahit saan sa position, pero of course,
pag ganun po siya, paoblong. Okay? So, hindi po siya round na round talaga. So, yan, pasok lang po ganyan. Diinan lang po konti. Tapos, lagyan po ng apat na screw. Okay? So, mas maganda po, shoot muna natin yung screw para talagang hindi po naligaw yung thread. Okay? So, yan. Saka, yan. Okay? So, shout out pala po dyan sa mga taga Boss Eagles sa Cebu. Okay? Baka mayroon po na nanonood ng mga Boss Eagles dyan. Okay. So, yan po. Screw na po natin. So, ang lagay ko po na torque number 7 lang. Okay. Okay. Yan. Swabe, ha? Okay, swabe. Next, balik natin yung pinaka gear dito. Yung tinatawag natin na crown gear. Okay? So, punasan ko po muna yung sa labas, baka kumalat po eh. So, kailangan po walang grasa sa labas para pag sinarado po natin, hindi na po siya kakalat sa labas mismo. Kasi napunasan na po natin yung grasa na dito, tumabi konti. Ah, hindi naman siya grasa na talagang grasa, kundi parang nagbasa lang po konti. Tugpugan po nasa natin para walang kalat. Okay? So, yun niya po. Assuming natanggal na natin, nalinis na natin. So, nandito po yung gear niya sa loob. Yan, butas na yan. Nandiyan po yung gear. Yan, yan, butas na yan. Nandiyan po yung gear nito sa loob. Yung cylindrical gear. So, ito pong time na maglagay tayo ng grasa. Yung butas na po yan. Yan po yung lagyan natin ng grasa, yung butas. Next, itong gear na to, lagyan din natin ng grasa yan. At saka ito, yung crown gear natin, lagyan din natin yan. So, cylindrical gear doon, may grasa na. Yung pinion po natin, lalagyan din po natin dito. So, kung napansin nyo po, kung gaano karami lang po itong grasa na to. So, yan lang po yung grasa niya. Okay? So, konting-konti lang po yan, di ba? So, yan lang po yung grasa niya na ilagay nila. Tama lang po yan. Kasi kung punuin po natin ito, pwede po siyang mag-overheat. So, yun nga po yung mga question ko minsan na mapapansin natin dun sa may groups natin, no? Sa may group natin na Boss User Group Philippines, sa BOGP natin dyan. So, sabi, bakit mabilis mag-init yung grinder ko? Baka po, kung minsan, yung grasa po talagang kunting-kunti or sobrang dami, pinuno po nila. So, mas lalo po, mas mainit pag napuno kasi wala na pong airflow sa loob. So, solid po nagpuro grasa. So, mas mabilis po yung mag-init. Mas maganda po yung kunti lang para po pag-ikot ng armature natin, yung gear po, may hangin din siya kahit papano na nagpapalamig. Maliban dun sa grasa na nagpapalamig sa kanila. Okay? So, mas maganda po yung katamtaman lang. Okay? So, mayroon pong sukat yan. I-forward natin sa inyo yung mga sukat ng grasa, no? I think pinorward ko na po dati, pero sige, i-repost ko po para at least alam nyo. So, yan po, may grasa na po yan. Balik lang po natin. Okay? So, kung napansin nyo po, hindi po siya basta-basta ma-shot. So, alug-alugin nyo lang para ma-shot po, papasok sa loob, sa pinakababa. So, kung dito po, walang palatandaan, sa shape lang po na medyo oblong, okay na po yon. Ito po may palatandaan, may arrow po siya. Yan. Okay? So yung arrow po, dito na side, pa ganun po. So dito po siya na side pa sa unahan. Okay? So next, yung screw po ulit na apat. Okay? So shoot po natin para mas maganda po na talagang minanumano po natin na shoot yung screw natin. So, wala po siyang kaligaw-ligaw sa thread niya. So, hindi po tayo magkamali at hindi po tayo mahirapan mag-sarado po. So, push po natin ulit para talagang flat siya.
bago po natin i-screw. Okay? Okay. So ngayon po, paikutin natin of course kung pre-wheeling po siya. So yan po. Okay, so pre-wheeling po siya. Pwede rin po dito kung kaya mo po ikot. Okay? So yan po. Kung nga pala po no, yung commutator natin, so pag nilinis niyo pala po, ganyan po yung tsura niya, di ba, marumi? Pag nilinis niyo po, basahan lang po ha. Basahan lang po. Punasan lang po natin ng basahan to na tuyo. Okay? Ganyan lang po. Para matanggal lang po yung carbon niya. Then, bugahan nyo rin po ng compressor, no? Compressor nyo po yan. Tingnan nyo po, makintab na po siya, di ba? So, wala na yung carbon na itim. So, mas maganda po na linis nyo po. Total, nag-maintenance na rin po tayo. So, linisin na po natin yung armature commutator natin. Okay? So, buong-buong na po siya. Buong-buo na po siya. Okay? Buong-buo na. Okay? So, nakasit na po siya sa gear at saka yung armature. Okay? So, ngayon po, sunod natin itong air deflector at saka yung pinaka motor housing natin. Okay? Salpak. Next. Salpak lang po ito. So, pag ganun po siya, ito yung switch. Ito yung spindle. Pag ganyan. Okay? So, ganyan lang po. Yan. Swabby, swabby. Diba? Easing, easy. So, screw pa rin po natin ng mano-mano ulit para sure ball. Okay? Okay. So, apat. Okay. So, ulit, shout out sa mga viewers natin dyan. Shout out din sa mga boss pa natin dyan. Boss friends. Okay. Sa mga... Basta, sa lahat natin na viewers dyan, no? Okay, sa lahat natin ng viewers yan. Shout out sa lahat yan. At ulit, magandang hapon. Okay, magandang hapon, magandang hapon sa lahat. Ingat pa rin po pala sa paglabas-labas natin, no? Ingat pa rin kasi andyan pa rin po si virus na paikot-ikot. Okay? So, ingat pa rin po. Doubly ingat pa rin po. So, balik na po natin yung cover at saka yung isang screw. So, yan po. Kinamay ko na lang. Tatala, pwede naman natin mahawakan na kakamay. Pwede rin po natin ibaba sa number 5. Okay. Tatala, cover lang naman po siya. So, hindi naman po siya ganun kapersado dyan sa unit natin. So, yun. Okay. So, punas-punas lang po konti. Okay. So, kung napansin nyo po, medyo mabilis po siya gawin. Napakasimple lang po kasi siya. Parang grinder lang po siya na pinalaki. Okay. So, kung yung mga 4 inches natin na grinder, ganyan kasimple, ganito rin po kasimple yung GPU natin. Of course, balik na po natin yung carbon brass. So, yun nga po. Nagtanggal tayo ng carbon brass. Assuming, magpalit tayo ng carbon brass natin na luma. Ito na po yung bago. So, pag bago po, isang kulay na lang po yun. Parehas na po yun, silver yung wire niya. Parehas na rin po may cut-off device. So, kahit saan po sa kanila mauna pod-pod, kaya kahit saan na rin po nyo ikabit, wala pong problema kasi parehas na po may cut-off device. So, kung dito mo ilagay o doon sa kabila, okay lang po. So, no problem na po yan. Okay? So, long nose lang para mabalik natin sa pinaka-terminal niya. Okay. So, kung napansin nyo, sinundot ko po dito. Pakita ko po sa inyo mamaya. Lagay lang po natin yung kabilang carbon brass. Okay. Okay. So, ito po yon. Bakit ko sinusundot po? Na iniiwasan ko po na hindi po ito, sana makita nyo pa, itong wire po na bronze, huwag po sumabit dito sa may brass holder. Kasi pag sumabit po dito,
pag pulpul na po na pulpul yung carbon brass, pababa na pababa, mabibitin po siya dito sa carbon brass holder, sumasabit. So hindi po siya masasagad. So kunting ano pa lang po, siguro baka hindi pa po umabot ng 60 hours, mabibitin na po yung power niya. So akala nyo po, palit na kayo ng carbon brass, yun pala, sumabit lang yung wire dito sa brass holder. Okay? So yan po yung mga kasama na yung mga tips dyan. Okay? So wala na po tayong intindihin, handiyan na po yung carbon brass, wala na po tayong nakalimutan. Hand tools ko na lang naiwan dito, at saka cover na dalawa, at saka yung screw, at saka yung clip. Okay? So yan na lang po. Simple-simple lang po, di ba? So yan na po siya. Okay, next po, balik natin yung cable clip natin dito. Okay. So, sa cable clip po, balik nyo lang po yung mga screw na dalawa. Okay. So, number 5 lang po, pwede na yan. Okay, balik po natin yung pinaka-grommet. Ito yung tawag nating grommet po, yung protection sa cord. And kabilang side na cover. Almost done na po tayo. Okay? So yan po, saradong-sarado na. Ang tanong po natin ay kung gagana po ba siya. Okay? Kung gagana po ba siya. So, again, bago tayo magsarado, shout out na rin po dyan sa may Dabao. Okay? Dabao Boss Eagles. Okay? Kung naka-shout out po tayo sa Cebu Blue. Okay? Cebu Blue. Sa group natin dyan sa Cebu. Cebu Blue, di ba? Tapos sa Dabao, ito yung Boss Eagles natin dyan. Okay? Boss Eagles, shout out sa inyo lahat dyan. So, kung napansin nyo po, punas-punas po muna tayo konti. Then, of course, excuse me. Sana po, wala tayong mali at aandar po siya. Okay? So, saksak na po natin. Ito na po. Yan. Yun. Yes, thank you po. Umandar siya, no? Diba? Umandar siya. So, ibig sabihin, wala tayong problema. Umandar siya. Next natin magagawin, yan po, nakalock siya, di ba? So, press mo lang, tanggal, tapos lock. So, ganun lang po, press ulit, tanggal, lock. Okay? So, nandito po yung speed governor niya. So, yun. So, yan, okay? So, yan po, na-adjust natin yung speed governor niya or speed adjuster niya. So, of course, wala po tayong problema doon sa pag-assemble natin at saka disassemble natin ng GPU 12CE. Okay? So, again, tapos na tayo sa session natin. So, how to disassemble and assemble at saka kung ano yung dapat i-maintenance natin dito sa may GPU 12CE natin. Okay? So, reminder po again, please subscribe, likes, views, Myung Boss Fan YouTube channel. Okay? So, sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe, at saka mga, sa mga nag-views, maraming maraming salamat. At maraming salamat sa support nyo sa amin na walang sawang-sawa sa supportan nyo sa amin. Okay? So, again, magandang hapon. And, shout out na rin sa mga, ulitin ko lang yung gawin ko ng ano, gawin ko ng Calabarzon. Okay, Calabarzon. Calabarzon South Culameros. Okay? Boss Iski. Magandang hapon and thank you so much. Okay? Sa uulitin, see you again sa 3 PM habit natin. So yun ya. Ingat. Doble ingat pa rin. Okay? At saka yun, ang hindi namin makakalimutan sa inyo yung
pagpapasalamat sa suporta nyo sa amin sa Bosch Power Tools Philippines. Okay? So, abang-abang pa po tayo sa mga post ni Sir William Go sa group, no? Sa BOGP, Bosch Social Group Philippines. Abang lang po tayo dyan sa mga announcement, sa mga post niya, kung saan po yung mga sell out natin or discount yung mga Bosch Power Tools natin or anything na mga sa Bosch. So, abang-abangan na po natin yung posting niya. Okay? So, thank you so much and bye-bye. Okay? But ayaw mo. Yun! Bye-bye. See you again. Thank you.